Tila napikan at may hindi nagustuhan ng COMELEC Commissioner sa naging pahayag kailan lang ng kampo ni BBM. Sumagot ito na hindi lang pa ang mga kawanin ng COMELEC, kaya naman mas mabuti daw naman na himik muna ang kampo ni BBM habang wala pang final na desisyon tungkol sa mga disqualification case ng nangunguna ngayon sa mga survey sa pagkapangulo. Samantala, rumesbak naman si Attorney Glenn Chong sa COMELEC, aniya walang masama sa naging pahayag ng abogado ni Bongbong Marcos Jr. Nagsiwalat pa nga ang well-known attorney ng di umano'y anomalya sa pamunuan ng COMELEC kaugnay ito sa paghingi ng milyong halaga sa mga party list para maisali at ma-approve bilang opisyal na kasama sa listahan sa darating na 2022 election. Narito ang buong gulat mula sa Inquirer.net. "Don't you diminish us," COMELEC's Guanzan tells Marcos spokesperson. Manila, Philippines, Commission on Elections, COMELEC Commissioner Rowena Guanzan on Sunday rebuked Victor Rodriguez, the official spokesperson of presidential hopeful former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., for telling the poll body to assert its independence. Guanzan made the reaction after Rodriguez issued a statement saying it's high time that the COMELEC assert its independence in dealing with several petitions versus Marcos Jr., which he called rubbish. "Who is that lawyer who said we COMELEC commissioners must assert our independence? Bakit lampa ba kami? Why are we wimpy?" Guanzan said in a Twitter post. "Attorney Rodriguez, don't you diminish us," she added. Inquirer.net contacted Rodriguez for comment, but he has yet to respond as of posting. Guanzan also told lawyers involved in petitions versus Marcos Jr. to shut up, saying that the cases against him are still pendente light or is awaiting litigation. Marcos Jr. is currently facing 6 cases before the COMELEC challenging his bid to run for president. 2 cases seek to cancel his certificate of candidacy, along with 4 other disqualification cases. COMELEC recently junked a petition to consider Marcos Jr. as a nuisance candidate. Narito naman ang sagot ni Attorney Glenn Chong na pinagtanggol naman ang kampo ni BBM. "Speaking of corruption in COMELEC, may dumulog sa akin kanina na nominees ng isang party list group. Ayon sa kanila, nang maghain sila ng application for accreditation sa COMELEC, sinabihan sila na 5 manok ang kailangan nilang ibigay upang makalusot ang kanilang papeles at makasali sila sa halalan bilang qualified party list group. Ang ibig sabihin ng 5 manok ay 5 milyong piso kapalit ng pag-aproba ng kanilang party list accreditation. Hindi raw sila nagbigay ng pera kaya disqualified sila." Now you see, hindi si Attorney Vic Rodriguez ang nagdiminish sa mga komisyoner ng COMELEC. Sila mismo ang naglampas sa kanilang sarili dahil sa mga baluktot na kalakaran na tulad nito. Plus ang dayaan nila gamit ang Smartmatic. Dagdag pa nito, "Wala akong nakikitang mali sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na the COMELEC should assert its independence dito sa mga petisyon laban kay BBM. O walang talaga itong si Commissioner Rowena Guanzan." To be frank, hindi si Attorney Vic Rodriguez ang nagdiminish sa mga lampang komisyoner ng COMELEC kundi sila mismo at ang Smartmatic dahil sa korupsyon at dayaan sa halalan. Bakit pinatatahimik ng COMELEC ang mga abogado ni Bongbong Marcos o yung kampo ni BBM dito sa mga iso ng disqualification before COMELEC? Ang lahat ng yan ay ating pag-usapan. Ito na nga po yung ating unang pag-usapan. Itong apila at sinasabi ng COMELEC, dapat manahimik muna daw o huwag maingay ang mga abogado at kampo ni Bongbong Marcos sa issue ng disqualification cases na nakapile sa COMELEC. Bakit ang COMELEC ay nagsasabi ng ganito? Alam nyo, political issue ito. Ang mga kasong disqualification, political issue rin ito. Ang COMELEC, para po sa aking paniniwala, hindi korte. Although meron silang jurisdiction na mag-declare kung sino ang qualified o hindi, sino ang disqualified o hindi sa mga kandidato. Pero hindi sila korte na katulad ng judicial body na talagang bawal na bawal i-discuss ang merito ng kaso, yung laman, buot ng kaso, dahil exclusive sa korte yan kapag nakapile ng kaso. Ang COMELEC hindi po korte, pero ipinagbabawal nila. Ang ibig sabihin nito, ayaw nilang ma-influensyahan sila ng publiko sa kailang magagawin desisyon, or ayaw nilang sila ipangunahan, o ayaw nilang i-condition ang mga tao sa pwedeng mangyari.
Yung ba yung political issue po ito eh? Siguro para mas maganda at magkaroon ng solusyon, bilisan na. Ako yun ang aking paniniwala. Bilisan ng COMELEC ang pagdedesisyon sa mga kasong yan. Unang-una, meron na akong nadesisyonan. Yung isang candidate, di ba, dinismiss na yun. Yung iba na iwan pa. Yun na lang ang gawin ng COMELEC. Sa halip na kailang pagbawalan yung mga abogado at kampo ni BBM, bilisan na lang ang desisyon para matapos na ito kung ano ang desisyon. Kasi kaya po nag-iingay at nagsasalita yung mga abogado, katulad ni Attorney Vic Rodriguez, ang chief of staff at abogado ni BBM, eh kasi doon sa issue ng inilabas ni Attorney Te, na meron doon silang certificate mula sa Regional Trial Court na wala raw binayaran tax si Marcos. Pero itong kampo ni Marcos, nakakuha naman ng record mula sa BIR na meron binayaran. So yun po yung issue eh. Eh bakit napatahimik ng comment? Di ba may karapatan namang sumagot ang magkabilang panic sa mga issue? Una-una, yung dinidisqualified, may karapatan niyang ipaliwanag ang kanyang panic. Kung hindi man sa loob ng COMELEC, ay sa public para malaman ng tao. Inuulit ko, political issue po ito. Di ba mas importante ang taong bayan ang makaalam kung ano nangyayari? Dahil after all, ang taong bayan din naman na magde-decide kapag eleksyon kung sino ang kanilang kandidato at kung anong gusto nila. Hindi naman ang COMELEC. Ang COMELEC magpapatakbo lang ng eleksyon. Ang COMELEC ay sa kanilang dumadaan ng proseso. Pero ang pagde-decide kung sino ang dapat na maging presidente at magkaroon ng kapangyarihan sa magitan ng eleksyon ay mga voters, mga botante Pilipino, hindi ba? Sana bigyan din ng consideration ng COMELEC ito. Pasintabi na ho sa kanila, sa mga commissioner, chairman, kung sino man dyan, o spokesperson ng COMELEC. Bilisan na po ninyo kasi dapat December 15, tapos na ito eh. Para malinis na yung record at nang magpag-imprinta, nandun doon na sa balota kung sino ang mga official candidate. Eh ngayon wala pa eh. Aabuti na tayo ng bagong taon, wala pang official candidate kung sino-sino talaga. Ilan ba at kung sino? Yan doon na ho naiinip ang taong bayan. Kaya huwag nating, huwag sana yung pagbawalan ang mga abogado at ang taong bayan kasi political issue ito. Sila ang masusunod. Sila yung nag-aabang kung ano ang mangyayari. Di ba, COMELEC? So, huwag po kayong mababahala sa isyu nito. Ang mahalaga lang inapapag-usapan kung ano ang tama, sino ang mali, sino may karapatan, ang taong bayan nyo. Kaya kayo po inaanyahan po mag-comment, react sa isyu nito. Doon sa isyong bakit sila pinagbabawalan ng COMELEC at ano ang karapatan ng taong bayan at dapat malaman. Hindi ho ba? Political issue, marami pong dapat nakikialam talaga dito. Hindi pwedeng kayo lang. Taong bayan ang makapangyarihan sa lahat sa issue ng politika. Hindi ba? Okay? Lahat ng mga kandidatong national, especially presidential at vice presidential, pagpasok ng bagong taon, yun na po yung talagang panahon para ideklara ng mga kandidato kung ano ang kanilang kakayanan, plataforma, kung sakali silang bigyan ng taong bayan ng kapangyarihan pagkatapos ng eleksyon sa Mayo 9. Ito ay dahilan sa kung inyong magugunitaan itong kasalukuyang taon at mga nakaraang mga linggo at buwan, operation pakilala lang ang ginawa nila. Hindi pa talaga sila opisyal na kampanya. Pero marami na silang mga nabanggit din na mga plataforma tungkol sa ekonomiya, tungkol sa pandemic issue, tungkol sa kalamidad, tungkol sa graft and corruption, illegal drugs campaign sa illegal drugs, at marami pang iba. Pero kulang pa yon. Kailangan po ay malawak kasi ang isang pagiging pangulo ng bansa, napakaraming dapat gawin at paghandaan kung sakaling sila ay maging pangulo. Ngayon pa lang, dapat ilatag na sa taong bayan para ang taong bayan po ay makapamili, makapaghanda, at alam nila kung ano ang galawan ng kanilang kandidatong sinusuportahan. Mahalaga po yan para sa kaalaman dun po sa mga undecided voters. Marami po kasi yun eh. Kita nyo sa mga survey, minsan eh, number 3, yung mga undecided, mataas na porsyento yung di pa nakapag-decide. So yun po yung hihikayatin ng mga kandidato base sa kanilang magandang platforma at mga plano kung ano ang kailang gagawin para mahikayat yung mga undecided voters na marami nga po ito dito at sa abroad. Isang pangalawa pa na issue dyan ay yung mga butante po kasi sa ngayon masyadong matatalino na. Hindi katulad yung araw na parang gaya-gaya lang kasi sinabi na po or pamipamilya ang nasusunod. Pag sinabi ng padre na pamilya, itong iboto natin, sumusunod yung mga anak. Or barka-barkada lang kung anong nakahiligan, yun ang iboboto. Yun ang araw. Pero ngayon po hindi na. Sa isang pamilya, nagkakaiba-iba ng kandidato. Dahil yung mga kabataan, mayroon ng sariling desisyon kung sino ang kailang susuportahan para sa kailang kinabukasan. Maging sa anumang sektor o organization ng mga Pilipino, may kanya-kanya rin. At yun po yung maganda. Kaya napakalaki ng obligasyon ng isang kandidato kung paano ikayatin, paano ipaliwanag ang kanilang mga dapat gawin at kakayanan para yung mga butanting matatalino na, butanting mga nag-aral na, mga butanting gusto na ng tunay na pagbabago, ayaw na nila ng gamitan ng gamitan, ayaw na nila ng bulahan, ayaw nila ng grupo-grupo lang, pero wala naman hong konkreto na mga direksyon. Ayaw na ng mga butante yan. So, big challenge po ito sa mga kandidato sa kasalukuyan. At pagpasok ng bagong taon, seryoso na ang kampanya. Yan na talaga yung kampanya. Seryoso na po ang galawan. Nationwide, gagalaw na po yung mga yan para po sa masinsinang kampanya. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano ang hinahanap ng mga butante para sa magandang buhay. Kinawa.